Hello, what's up, mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Namiss ko ang lahat ng solid sangkay. So ngayon, mga sangkay, pag-uusapan po natin ang magiging katapat. Hindi pala katapat. Magiging fact checkers nitong mga, alam nyo na, yung mga mahilig gumawa ng fake news. Number one po dyan yung Rappler, di ba? So ito po yung malupit na balita ngayon. Kaya nga lagot po itong ABS-CBN at Rappler, sila po mismo dito ang unang tatamaan, lalong-lalo na po yung Rappler. Anyway, mga sangkay, bago ang lahat, gawin po muna ng lahat ang pinakamahalagang batas. Ito po, ilike muna ang video. Alright, ilike po muna ngayon para maraming makapanood sa ating content. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na, mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So, ito po yung balita. Maraming matutuwa dito na mga pro-government. Yung lalong-lalo na po yung mga gigil na gigil po dyan sa Rappler, ABS-CBN, TV5, GMA, yung mga yellow media dyan. So, ito po yung balita. Malacanang. Ito galing pa mismo sa ABS-CBN, ha? ABS-CBN pa yung nagbalita. Malacanang to launch anti-disinformation campaign. Ano tong ilalunch ng Malacanang? Yung anti-disinformation campaign. Ibig sabihin, magkakaroon po ng fact checker ang ano? Yung ating gobyerno ngayon. Sabi po dito, mga sangkay, the office of the press secretary, the main communication arms of the Office of the President will soon be fact-checking as part of their campaign against fake news or misinformation. So, eto na nga. Dito, mga sangkay, sa aksyon na to, pumalakpak po yung tenga ko nung narinig ko to, nung nakita ko ang balitang to. Okay, dahil alam nyo naman, yung mga dilawang media dyan, may sarili po silang fact-checking kuno. Tapos, ang malupit po dito, ang madalas pong nadadali ng kanilang sinasabing fact-checking ay yung mga pro-government. Yung mismo sila BBM, sila Duterte, mga pro-government na mga opisyal at maging yung mga vlogger, tinatamaan po dito. Dito, mga sangkay, lehitimo mismo ito. Dahil mula kanino? Mula po mismo sa Office of the Press Secretary na magiging katuwang po ng ating gobyerno para po mas maging maliwanag sa atin kung ano nga ba talaga ang totoo. Okay? Ito yung magandang pag-usapan, hindi yung mga pangbardagulan, di ba? Pag-usapan po natin yung mga national issues ngayon, yung magbe-benefit, yung sambay ng Pilipino. Okay, meron po kami, sabi po dito, meron po kaming plano na mag-create ng fact-checking team at saka pagbibigay ng additional na information. Opo, naku po, hindi po gusto ito ng mga dilawang media. Mismo ABS-CBN, ayaw po ng ganito. Lalong-lalo na po yung Rappler. Diba? Naku po, yung Rappler na halos everyday gumagawa po ng paninira sa gobyerno. So, ibig sabihin, everyday din po sila mafa-fact check. Naku naman. Sabi ko sa inyo, mga sangkay, tatamaan po talaga sila dito. Hindi pwedeng hindi sila tamaan dahil sila po mismo ang pasimuno sa mga ano eh. Diba? Yung mga pag... Halimbawa, may ilalabas po na information yung gobyerno, tapos papalabasin po ng Rappler na hindi po totoo. May nakalagay po doon na misinformation, disinformation, fake news. Diba? Ganun yung ginagawa nila eh. So, eto na, mga sangkay. Plano na daw po na mag-create ng fact-checking team at saka pagbibigay ng additional na information tungkol sa mga raging issues. Mga issues ngayon.
Diba? Eh, yung windmill nga eh. Siniraan nila na hindi daw kay PBBM project yun. Tapos si BBM yung governor ng Ilocos Norte at that time. Nung itinayo yung windmill. Doon sa Ilocos, diba? So, mabuti ito. At least ngayon, mamomonitor na. Ito po sinabi. Nagmomonitor po kami ng social media at nagiging responsive po kami. Wow. Ito yung sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Good job, madam! Maganda po ito. Kasi makikita na po dito, mahuhubaran na po mismo dito yung mga galawan nitong mga tagagawa na mga peking balita ng pasimuno mismo ay malalaking media. Cruz Angeles explained how this will play out in government operations. Halimbawa, sabi po ni Attorney Trixie or Press Secretary Trixie, halimbawa, kamakailan may mga kinokonduct na di umano'y tinatawag na raid ang BOC. So we took the pains to explain what the exercise of visitorial powers is as compared to a raid. Hindi pa po ganon kalaganao. Siguro, sa punto na lahat ng instances of potential fake news ay masasagot namin. So, ibig sabihin, mga sangkay, halimbawa, may mga ginagawa pong project ang pamahalaan o kaya mga yung tipong may mga raid or ano pa mang gagawin ng authorities, mas mapapabilis po yung pagpapakalat ng totoong impormasyon dahil mayroon na pong tinatawag na fact-checking from our government. Okay? For now, she noted that her office is responding to issues on government functions. Gayunpaman ay inuumpisahan namin na mas responsive kami doon sa mga issues tungkol sa mga government functions sa exercise ng executive powers and so on. Ako mga sangkay, maganda to. Tuwang-tuwa pa ako dito kasi halimbawa na lang, gagawa po ng kung anong issue ang Crappler, mabilis po ang fact-checking. From, hindi ko alam kung ang magagaling ito sa Office of Press Secretary or gagawa po mismo talaga ng team para dito or media para po tututok sa mga tagagawa. Eh, si BBM pa naman, eh, sobrang bait. Sa sobrang bait, kahit ginagawa na po ng kung ano-ano ng fake news, tahimik pa rin. Diba? Eh, si PRR din noon, pag ginanon mo, eh, nako. Talagang sasaluhin mo ang sandamakmak na pagalit eh. Sabi na, despite this, the press secretary said funding remains a challenge for this advocacy. Ah, ang pondo daw po ang pinaka-challenge nila para sa advocacy-yang ito. Kulang lang po kasi yung PS namin. Nag-create po kami ng research teams for this purpose. Eh, ito yung sinasabi ko. Kailangan po talaga itong research teams para po talagang mangyari. Kailangan lang, mga sangkay, syempre, kailangan din ng pondo para po sa mga gagabay tungkol dito sa gagawin. The press secretary was a popular vlogger before she was appointed by Marcos to be part of his cabinet. Mm-hmm. Oh, parang hinaluan po dito ng ano to? Sayo na nga po natin. During the period leading up to the May 9, 2022 polls, where Marcos won by a landslide victory, the then presidential candidate campaign was criticized for allegedly spreading disinformation by targeting rivals and revamping the image of his father, the late dictator. Yeah, ito po yung fake news, itong dictator, di ba? O, oh, kita mo, itong ganitong klase, mababara po ka agad ito. Ito nga eh. Si Marcos daw po, si BBM, nung kampanya ay nakriticize dahil daw po sa pagpapakalat ng disinformation, which is wrong. Sino ang nagkriticize? Sila lang naman, mga dilawan. But the super majority Filipinos, wala naman po pakialam kasi naniniwala mga Pilipino na ang inilalabas na impormasyon ng mga pro-government ay talagang lehitimong, legit
na totoo. Diba? So, dito pa lang, alam nyo na, ang unang madadali nitong pag natuloy ito, nako po, itong advokasya ng ating press secretary na magkaroon ng fact-checking team, ang gobyerno, ay nako po, unang tatamaan po dito. Yung mga gumagawa ng misinformation, disinformation, walang iba. Itong mga dilawang media, ABS-CBN, Crappler, TV5, GMA, etc. mga sanggay. So good luck. I hope na maging matagumpay ito. Matuloy po talaga ito para magkaalaman na. So ayun mga sanggay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.